And then yung pangatlo, yung joyful disciple. Ano sabi doon sa unang pagbasa? Aliwin ninyo ang aking bayan. Aliwin ninyo. Hindi lamang ibig sabihin entertain them, no. Pag sinabi nating aliwin ninyo ang aking bayan, ang ibig sabihin ng Diyos, bigyan niyo sila ng pag-asa. Give them hope. Diba? Pag sinabi natin kasi, nalulungkot na yung mga tao eh. Ano pa ba mangyayari? Pag tayo nalulungkot na, susunod na doon, nawawala na tayo ng pag-asa. Madidepress na tayo. Hindi ho ba? Pag kinain tayo ng lungkot, susunod na yung depression, at alam natin na mga susunod na mangyayari. There's no hope, sasabihin natin. Kaya naman yung joyful, pagiging masayahin, ay pagiging puno ng pag-asa. Give them hope. Inspire them. Sabihin mo sa kanila, huwag silang matakot. Sabihin mo sa kanila, huwag silang malungkot. Sabihin mo sa kanila, maghintay ng give them hope. Yun ang papel ni John the Baptist. Not just to entertain, o libangin kayo. No. But to give you hope, maaasahang pag-asa. Eh siguro sa attitude natin, maging joyful din tayo. Hani po, in dealing with each other, paano ng pattern magiging joyful in dealing with each other? Be a source of inspiration naman or encouragement. Hindi ho ba? Huwag yung pagtalikod niya galing sa iyo, lulugulugo. Si Father, nagalit na naman. Ayoko na nga dito. Hindi ba? Kasi may attitude tayo that can dampen the spirit ng mga tao eh. Hindi ba? Pwede kasing patayin natin yung pag-asa ng mga tao eh. Pwedeng gusto natin malungkot sila. Pwedeng magawin natin yun. Pero let us give hope. Encourage, inspire people. Hindi ba? That's our role. Bagay ng pagiging joyful natin. Parang nag-ano tayo nun. Gusto natin yung mga tao ay magkaroon ng pag-asa. Maniwala sa Diyos. Huwag silang bibitiw. Okay? So una, intimacy. An intimate friend of Christ. Ganon din siguro tayo. Ani? Parang best man-bridegroom relationship. Maganda po yun. At syempre, yung intimacy ay nakukuha natin yan sa malapit na ugnayan. Ha? Sa magandang ugnayan. Pakilaging komunikasyon. Hani po? Yan, mahalaga yun. Pangalawa, yung credible witness. Kaya si John the Baptist was feared by many people, even by Herod himself. They regarded him as a prophet because he was a credible witness of Christ. Darating siya. Makapangyarihan siya. Higit siya kaysa sa akin. Kaya yun yung attitude niya ay ginagawa niya para dun sa kanyang sinasabi. And then finally, yung pagiging joyful. Let us encourage one another. Ano po? Let us encourage one another. Let us give hope. Iba pa. No, yung mas malalim na pag-asa sa mga tao. Encourage, inspire, give hope. Huwag naman tayong maging source ng na yung mga tao ay mawala ng pag-asa o hindi maniwala sa Diyos. Okay? Amen.